Pagkatapos naming ma-check ang CCTV footage at wala kaming nakuhang lead na makakapagturo o hint man lamang sa tunay na pagkatao ni Silent Assassin, ay nagpa siya akong umalis na lamang sa bar na yon. Naghiwalay kami ni Sargento dahil may lakad pa siya. Samantalang bumalik ako sa bahay ko. Pagdating ko sa bahay ay hindi na ako nag-abalang ipasok sa loob ng gate ang kotse ko. Hinayaan ko na lamang ito sa labas dahil aalis din naman ako maya-maya. Akmang bubuksan ko ng pintuan papasok sa bahay ko, nang bigla na lamang may pulang big bike ang tumigil sa tapat ng aking gate. At may ibinato sa akin. Pagkatapos ay mabilis na pinaarangkada niya ang sasakyan niya palayo. Akala ko kung anong ibinato niya sa akin kaya mabilis akong nakapagtago. Ngunit ilang minuto na ako nagtatago ay wala pa rin nangyayari. Kaya lumabas na ako sa aking pinagtataguan. Sinuri ko kung anong bagay na ibinato sa akin ng taong sakay ng big bike. Isa palang bato na nabalot sa isang papel. May nakasulat sa papel ngunit hindi ko agad nabasa dahil baliktad ang paghawak ko sa papel. Inayos kong papel para mabasa ko ng maayos ang nakasulat sa papel. At ganoon na lamang ang panlalaki ng mga mata ko nang mabasa kong babala. Nakasulat sa papel in bold letters ang mga salitang assassination, Senator Del Fierro at party. At walang ibang tao na pumasok sa isip ko na siyang tinutukoy sa babala, kundi ang aking pinsan na si Senator Ivan Del Fierro. At mangyayaring assassination sa gabi ng party nito, sa susunod na araw. Kung sino man na nagbigay sa akin ng babalang ito, ay sobrang laki ng pasasalamat ko sa kanya. Dahil may pagkakataon ako na mailigtas ang aking pinsan, kailangan kong pagplanuhan ang aking magiging hakbang para masigurado kong ligtas ang aking pinsan. Shivas POV. Habang naghahanda kami sa gagawin naming pag-assassinate kay Senator Ivan Del Fierro, ay lumilipad ang aking isip. Siguro naman nagets ni Harit ang ibig sabihin ng babalang ibinato ko sa kanya noong isang araw. Obvious naman kung anong ibig sabihin ng babalang isinulat ko sa kapirasong papel na yon. Kaya tsak na naghahanda at nakapagplano na ngayon si Harit sa gagawing depensa para maprotektahan nitong senator nitong pinsan. Ito lamang ang kaya kong gawin, ang palihim siyang bigyan ng babala para mailigtas niya ang pinsan niya. Alam kong nahihirapan ka ngayon, Shiva. Kahit anuman ang maging desisyon mo, isusuportahan kita. Kausap sa akin nito nang lumapit siya sa akin. Mahina lamang ang boses niya dahil baka marinig ng ibang mga kasamahan namin ang aming pag-uusapan. Humugot muna ako ng malalim na buntong hininga bago ko siya sinagot. Hindi ko alam kung anong gagawin ko, Tom. Ayokong mag-participate sa assassination na gagawin natin laban kay Ivan Del Fierro dahil para sa akin ang taong katulad niya ang dapat na manatili sa mundo. Dahil isa siyang mabuting politiko, isa siyang mabuting tao. Ngunit kapag hindi ako sumama ay magagalit na naman si Ninong at isa pa'y magiging kasama din si Ivan sa listahang na-assassinate ko kahit na hindi naman akong makapatay sa kanya. Mas iikli ang araw ng paghihintay kung makausap ang pinaka-big boss ng ating organisasyon. Nahihirapan ang loob na pagkukwento ko sa kanya. Maliban sa kanya ay wala akong mapaglabasan ng aking saloobin. Kaya thankful ako na nandyan siya sa tabi ko para makinig sa aking mga hinaing. You can stick to your principle. Kung ayaw mong pumatay ng mabuting tao ay huwag mong pilitin ang sarili mo, Shiva. Dahil habang buhay mo, dadalhin ang guilt sa iyong sarili kapag hindi mo sinunod kung anong itinidikta ng iyong isip at puso. Seryoso ang mukha na payo sa akin ito. Minsan naisip ko na hindi bagay kay Tom ang maging assassin dahil hindi naman talaga siya masama. Silang dalawa ni Denver ay may dahilan ding katulad ko kung bakit sumali sila sa BIS at kung ano man ang dahilan yun ay tanging silang dalawa lamang ang nakakaalam. Bakit ang bait mo sa akin, Tom? Palagi mo akong tinutulungan kapag kailangan kong tulong mo. Hindi napigil ang tanong ko sa kanya. Aloof din ito sa ibang assassin ng BIS, ngunit sa akin ay ibang treatments niya. It's because I like you, Shiva. Diretsong pag-amin ito sa nararamdaman nito sa akin, habang nakatitig sa akin ng matiin. But don't worry, hindi ko ipipilit ang sarili ko sa'yo. At alam kong si Harit ang nagmamay-ari ng puso mo. Kaya wala kang dapat na ipag-alala. Ngunit bilang taong nagmamahal sa'yo ay gusto kong makitang masaya ka at malayo sa panganib ng buhay. Gusto kong lumigaya ka sa piling ng lalaking minamahal mo. Napaawang ang mga labi ko matapos marinig ang mga sinabi nito. Hindi ako makapaniwala na may itinatago pala siyang pag-ibig sa akin. Damang-dama kong sinseridad niya habang nagsasalita. Kung hindi ko lamang mahal si Harit, ay tsak na matutuwa ako na mahal pala ako nito. Ngunit hindi ko kayang suklian ang pagmamahal niya, kaya nakaramdam ako ng guilt dahil sa kabila ng kabutihang ipinakita niya, ay tanging pagtingin kaibigan lamang ang kaya kong isukli sa kanya. Tom,
Hindi mo kailangan makaramdam ng guilt, Shiva. Pinili kong mahalin ka kahit na alam kong may iba ka ng mahal. Kaya wala kang dapat na ikigilty sa akin. Putol niya sa aking pagsasalita na tila ba nabasa niyang nasa isip ko. Maraming salamat sa pagmamahal mo, Tom. Alam mo na ikaw lamang ang tanging kaibigan ko rito sa BAS. So I treasured you as my friend. Sincero ang boses na sabi ko naman sa kanya matapos kong marinig ang kanyang mga ipinagtapat. Si Tom lang bang itinuturing mong kaibigan dito? How about me? Biglang sabad ng isang tinig na pagmamayari ni Denver. Nang tingnan ko siya ay nakasandal siya sa dingding habang nakatingin sa amin. Hindi ko alam kung narinig niya ba lahat ng mga pinag-usapan namin nito. Lalong-lalo ng pagtatapat niya sa akin ang kanyang nararamdaman. Siyempre, kaibigan din kita. Kayong dalawa. Nakangiti kong sagot sa kanya. Alam ko na kahit narinig niya mula umpisa ang mga pinag-usapan namin nito, ay hindi niya ako isusumbong kay Nino o kahit sa iba pang mga assassins. Sa pagdating ni Denver ay nabawasan ang pagkailang na nararamdaman ko kanina lamang habang kausap ko si Tom. May naisip ka na bang plano para isabotan siyang plano ng BAS na i-assassinate ang batang senador? Maya-maya ay tanong sa akin ni Denver. Ibig sabihin ay narinig nga niyang usapan namin ni Tom mula sa umpisa. Binigyan ko lamang ng babala si Harrod tungkol sa mangyayaring assassination sa pinsan niya. Kung paano niya maililigtas ang buhay ni Ivan ay nasa mga kamay na niya at wala sa akin. Sagot ko sa tanong ni Denver. At nahiling ko na sana nakapagplano na nga si Harrod ng paraan para hindi magtagumpay ang BAS sa hindi magandang binabalak na gawin sa kapamilya nito. Hindi ko alam kung bakit bigla ang nagbago ang organisasyon natin. Dati ay puro mga salot sa lipunan lamang ang tinatanggap na trabaho ng BAS. Ngunit ngayon ay hindi na. Basta nagbabayad ng malaking halaga ay tinatanggap na ng BAS. Kahit na mabuting tao pa ang target. Napapabuntong hininga na komento ni Denver. Dahil sa pera kaya nagbago ang BAS. Nagtatagis ang mga ngipin na sagot naman nito. Mukhang nawala na sa isip nito ang tungkol sa damdaming ipinagtapat nito sa akin kani-kanina lamang. Napahugot din ako ng malalim na buntong hininga matapos marinig ang mga sinabi ng dalawang lalaking kausap ko. Hindi lang ako dissatisfied na sa BAS. Siguro pagkatapos na ma-achieve namin tatlong goals namin sa pagsali sa BAS ay hindi lamang akong titiwalag sa grupo. Maghanda na raw kayo dahil ilang minuto na lang ay aalis na tayo. Biglang tumambad sa bungad ng pintuan si Manolo, kaya napahinto kami sa aming pag-uusap. Hindi ko naman maiwasang kabahan. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa misyong ito. Ngunit isa lamang ang nasisiguro ko. Kahit anong mangyari, poprotektahan ko si Harrod laban sa aking mga kapwa-assassin. Nakapasok na sa loob ng mansyon ni Ivan Del Piero ang mga kasamahan kong assassin at nagkalat na sa loob. Ngunit nanatiling nasa loob pa rin ako ng aking kotse na nakapark sa may di kalayuan. Maraming CCTV sa loob ng subdivision na tinitirahan ng batang senador. Ngunit wala yung silbi dahil nagawang mahak ni Denver ang system ng subdivision. At sinigurado niya na aabuti ng 5 oras bago maibalik ang maayos na operasyon ng mga CCTV. Kaya palagay ang loob ko magpark sa lugar na yon, gamit ang aking kotseng pula. Iba-ibang disguise lamang ang ginagawa ng mga kasamahan ko para makapasok sa loob ng mansyon ni Del Fiero. May nagpanggap na kasama na waiter at sumama sa catering services. May nagpanggap naman na crew sa live band na inimbitahan ng senador para mag-perform sa birthday nito. Samantalang ang iba naman ay nagpanggap na mga guest. Hindi lang naman ako nagtagal sa loob ng aking kotse dahil kailangan ko na rin makapasok. Baka kasi biglang umaksyon agad ang aking grupo at mahuli ako. Ngunit hindi ko pa alam kung paano ako makakapasok sa loob. Kaya kailangan kong makapag-isip ng paraan kung paano ako makakapasok sa loob. Palabas na sana ako sa aking kotse nang biglang lumabas sa likod ng gate ng mansyon ng isang lalaki na nakasuot ng uniforme ng isang bodyguard ni Ivan. Lihim akong napangiti nang biglang may pumasok na ideya sa aking isip. Hindi muna ako lumabas sa aking kotse at hinintay kung ano ang gagawin ng bodyguard ni Ivan. Nagpalingali nga ito na para pang may hinihintay. Napamura ako ng mahina nang makita kong may lumapit dito na isa sa mga kasamahan ko. Nabayaran na pala ng BIS ang isa sa mga bodyguards nito. O baka nga hindi lamang isa ang bodyguards ni Ivan na nag-trader dito. Saglit lamang na nag-usap ang dalawa. Pagkatapos ng kanilang maikling pag-uusap ay mabilis na umalis ang kasamahan kong assassin. Matapos abutan ng puting sobre ang bodyguard ni Ivan. Kahit hindi ko nasilipin ang laman ng sobre ay nahuhulaan kong pera yon. Lalo pa't nakangisi ang bodyguard habang hinahalik-halikan ng ibabaw ng sobre. Nang umalis ang kasamahan kong assassin matapos may kinausap sa maliit na mic na nakakabit sa ilalim ng kwelyo nito, ay mabilis na itong sumakay sa kotse nito na nakapark naman pasalungat nga sa akin.
ngunit sa malayo siya nakapark, kaya hindi niya ako makikita kapag lumabas ako sa kotse ko. Medyo nakatago kasing kinapaparadahan ng kotse ko kaya hindi nito mapapansin. Pagkatapos namang isilid ng bodyguard ni Ivan sa bulsa na suot nitong jacket ang sobre, ay muli itong nagpalinga-linga sa paligid para makasigurado na walang nakakita sa ginawa nitong pagtatraidor sa amo nito. Naglakad ito pabalik sa nilabasan nitong gate. Ngunit bago pa man ito muling makapasok sa loob ay mabilis na akong nakalabas sa aking kotse at nakalapit sa kanya nang hindi nito namamalayan. Malakas ko siyang pinalo sa may batok gamit ang isang kamay. Agad ko siyang sinalo bago pa man siya matumba. Hinubad ko ang suot niyang jacket at isinuot ko sa aking sarili. Kinuha ko rin ang sombrero niya at isinuot ko. Ipinasok ko naman sa loob ng sombrero ang mahaba akong buhok para hindi makita ng mga tao na isa pala akong babae. Bago ako umalis at pumasok sa gate na nilabasan naman ng bodyguard na pinatulog ko, ay tinurukan ko muna ng pampatulog ang lalaki para makasiguro ko na hindi agad siya magigising. Masyado ko lamang binaba ang sombrero para hindi makita ang mukha ko. Natuklasan ko na pagpasok sa gate ay kusina pala ang kalalabasan. Agad akong naglakad papunta sa nagaganap na party. Habang naglalakad ako'y iniwasan kong magpalingon-lingon para hindi mahalata ng mga nakakasalubong kong maid na abala sa loob at labas ng kusina na ibang tao nang pumapasok sa gate at hindi ang bodyguard ng amo nila. Nang makarating ako sa malawak na bakuran ng mansyon kung saan nagaganap ang party, ay agad kong nakita ang aking mga kasamahan na nagpapanggap ng mga kung sino-sino. Bahagya akong nakayoko para hindi makita ng mga kasamahan ko ang aking muka. Napatigil ako sa paglalakad nang makita kong naglalakad si Ivan, papunta sa gitna na siyang pinaka-dance floor. Hindi ito hinihiwalayan ng mga pinagkakatiwalaan nitong bodyguards. At sa di kalayuan naman ay nakita ko si Haret, na palihim na umiikot ang mga mata. Haret, I miss you so much. Hiyaw ko sa aking isip, habang nakatitig sa gwapong mukha ng binata, na halatadong alisto ang kilos. Gusto kong tumakbo palapit sa kanya at yakapin siya ng mahigpit. Ngunit pinigilan ko ang aking sarili. Hindi ako nagpunta rito para sa aking sarili. Nagpunta ako rito para protektahan ng magpinsan at hindi para pasayahin ang aking sarili. Good evening, ladies and gentlemen. Umpisa ni Ivan sa speech nito sa gabing ito. Maraming salamat sa pagdalo niyo sa aking mahalagang araw na ito ng buhay ko. Ikinalulugod kong makita kayong lahat ngayong gabi. Marami po tayong pagkain at inumin, kaya huwag po tayong mahiya. The night is still young, so enjoy yourself. Isang malakas na palakpakan ng tugon ng lahat matapos ang pagsasalita ni Ivan. Sinenyasan nitong isang singer ng live band na umpisahan na ang tugtog. Pagkatapos niyon ay pumailan lang sa ere ang malakas na ingay ng drum at electric guitar ng banda. Naglakad naman si Ivan palapit sa ibang mga bisita nito at nakipagkamay. Doon ko nakita ang signal ni Manolo na nagpapanggap na isang waiter. Naglakad papunta kay Ivan ang isang kasamahan kong mas malapit kay Ivan na nagpapanggap din bilang waiter. Ngunit nasa ilalim naman ng dalang tray ang hawak na baril na may silencer. Hindi ako masyado nag-alala dahil nakita ko nadadaan kay Haret si Paul na siyang sinenyasan ni Manolo na lumapit kay Ivan. At mukhang nahalatanan ni Haret na hindi naman totoong waiter si Paul, kundi isang assassin. Walang kamalay-malay si Paul na naghihintay lamang si Haret na tumapat ito sa kanya bago gumawa ng aksyon. Napailing na lamang ako habang nakatingin kay Paul. Masyado itong careless. Excited itong makalapit kay Ivan at doon lamang nakatutok ang buong atensyon nito. Kaya hindi nito napapansin si Haret. O baka hindi lamang nito ine-expect na nakahanda pala ang team ni Haret. At hindi rin ito kilala ang mukha ng binata. Kaya deadma ito sa presence ng lalaking minamahal ko. Pagtapat ni Paul sa kinatatayuan ni Haret, ay nagulat ito nang bigla na lamang itong akbayan ni Haret. At pagkatapos ay tinutukan ng baril sa bewa. Hindi nakagalaw si Paul at naging sunod-sunuran na lamang ito kay Haret. Ipinasa ni Haret si Paul sa tauhan nitong pulis na katulad namin ay nagpapanggap din bilang waiter. Inilibot ko ang aking mga mata para hanapin si Tom at Denver. Nakita ko silang nasa tabi ni Ivan at nagpapanggap bilang security guards ng senador. Kahit natatakpan ng sombrero ang kanilang mukha ay nakikilala ko pa rin silang dalawa. Nang muling inilibot ko ang aking paningin, ay nakita ko mismo si Manolo na bumunot ng baril at itinutok kay Ivan. Ngunit kasabay ng pagkalabit nito ng gatilyo, ay ang mabilis namang paghila ni Tom kay Ivan para yumuko. Kaya ang tinamaan ng bala ay ang lalaki na tunay na bodyguard ni Ivan. Dahil sa nangyari ay nagkagulong mga tao at nagtakbuhan. Kaya kanya-kanyang ulasan ng takbo palabas ng mansyon ng mga bisita sa takot na matamaan ng bala. Dahil sa pagkakagulo ng mga tao ay biglang napalayo sa kinaroroonan ni Denver at Tom si Ivan. Mabilis na tumakbo si Tom palapit kay Ivan
na nananatiling nakayuko sa paanan ng mesa. Tila napansin naman ni Harit na hindi kasama sa mga bodyguards ng pinsan nito si Tom. Kaya mabilis nitong itinutok dito ang baril nito. Hindi maaaring barilin ni Harit si Tom. Kaya agad akong napatakbo palapit sa kanya at sinipa ang kamay nitong may hawak na baril bago pa man nito mapaputok iyon. Nabitawan nito ang baril ngunit hindi ito nag-aksaya pang damputin iyon. Sa halip ay ginantihan niya ako ng isang tadyak sa tagiliran. Tumilapon ako at napasubsob sa ibabaw ng mesa. Mabilis na nakalapit sa akin si Harit at malakas na inihataw sa akin ang hawak nitong upuan. Ngunit mabilis akong nakaalis sa ibabaw ng mesa bago pa ako matamaan ng upuan. Pagkatapos ay sinabayan ko ng isang sipa sa kanyang tagiliran. Ngunit hindi iyon ininda ni Harit dahil hindi ko siya magawang sakta ng totohanan. Isang malakas na sipa ang natanggap ko mula kay Harit. Kaya muli akong tumilapon at napasubsob naman ako sa mga upuang naroon. Mabilis na nakalapit sa akin si Harit para muli akong undayan ng sipa. Ngunit agad akong nakatayo at umikot para makaiwas sa kanyang atake. Sa ginawa kong pag-ikot ay nahagip ng aking paningin si Alan na nakatutok ang baril kay Ivan at akmang babarilin na. Maliksing tinadyakan kong isang baso na nasa ibabaw ng mesa papunta sa kinaroroonan ni Alan. Kasabay ng pagtama sa kamay nitong may hawak na baril ang basong lumilipad ay ang pagtama naman ang bala ng baril ni Harit sa itaas ng aking balikat. Natumbakot napunta sa ilalim ng mesa. Akmang lalapitan niya na ako ngunit mabilis itong pinaputukan ni Denver. Ngunit hindi nito intensyong patamaan si Harit ng bala, kundi para lamang magkaroon ako ng pagkakataong makatayo at para mapigilan din ito na tuluyang makalapit sa akin at makita ang aking muka. Nang makarinig kami ng tunog ng sirena ng pulis ay agad na nagsignal si Manolo na umalis na kami. Pinaputukan nito si Harit at ang iba pang mga pulis habang umaatras palabas ng gate. Mabilis naman akong tumayo kahit na may tama ako sa barikat. Agad akong sumunod sa kanila palabas ng gate. Nang tuluyan na akong makalabas ng gate ay hinagisan ni Alan ng granada ang gate at ang kalsada na daraanan ng mga police car para walang pulis na makasunod sa amin. Nang sumabog ang granada ay nagkanya-kanya kaming sakay sa dala naming mga sasakyan. Si Denver at Tom ay sa kotse ko sumakay. Since may tama ako ng bala ay si Tom ang nag-drive ng kotse ko palayo sa lugar na yon. Malayo nang nararating namin ang mapansin ko na wala pala akong suot na sombrero. Lihim na lamang akong napamura nang maisip ko na siguro ay nalaglag ang suot kong sombrero kanina nang tumilapon ako pa ilalim sa lamesa. At syak na nakita ni Harit nang tumakbo ako na mahaba pala ang buhok ng nakalaban niyang assassin. Ngayon ay alam na niya na si Silent Assassin ay hindi pala lalaki, kundi isa palang babae. Alam ko naman kasi na kahit hindi ako gumamit kanina ng karayom, ay nakilala niyang ako si Silent Assassin dahil sa aking galaw at sa ilang beses na rin kaming naglaban. Iling ko na lang sana'y hindi niya nakita ang aking muka at hindi niya ako nakilala dahil hindi ko alam kung anong gagawin ko sakaling nakilala niya ako. Are you okay, Shiva? Nag-aalalang tanong sa akin nito pagkatapos niyang gamutin ang tama ng bala sa aking balikat. Mula naman sa pagkakapikit ng aking mga mata habang nakasandig sa mahabang sopa ay iminulat ko ang aking mga mata at binigyan ng matipid na ngiti si Tom. Okay lang ako, Tom. Salamat sa paggamot mo sa akin. Umalis ako sa pagkakasandal sa sopa at sinuri ang aking sugat. Mabuti na lang at hindi bumaon ng malalim ang bala sa balikat ko, kaya hindi ko na kailangan pang magtungo sa ospital para magpagamot. Kaya nang gamutin ito mang sugat ko, kaya sa klinik na lamang niya ako dinala. Iniligtas mo ako kanina, kaya nararapat lamang na ito ang gawin ko. Mabilis na sagot nito, tumayo ito at iniligpit ang mga gamit nitong first aid kit. Ginawa mong lahat para mailigtas ang pinsan niya. Pero anong ginawa niya? Binaril ka niya. At paano kung hindi lamang sa balikat ang tama? Worth it ba ang ginawa mong pagligtas sa buhay nilang magpinsan? Nakasimangot na tanong sa akin ni Denver. Yes, they are worth it, Denver. Sila ang mga taong dapat na mabuhay. Dahil sila ang may lakas na kalabanin ng BAS. At saka tinulungan niyo ako ni Tom na mailigtas ang buhay ng target, so ibig sabihin na worth it siya. Dahil hindi niyo ako tutulungan kung alam niyo na hindi siya worth it sa ating proteksyon. Mahabang pahayag ko, hindi nakakibu si Denver sa aking sinabi. Dahil alam niyang tama ang mga sinabi ko. At ito namang pagbaril sa akin ni Harit ay hindi ko siya masisisi. Siyempre kalaban ang tingin niya sa akin. Kaya normal lamang na barilin niya ako para patayin. Pagtatanggol ko naman sa ginawa ni Harit. Ipinagtatanggol mo pa talaga ang pulis na yon. Kahit na muntik ka na niyang patayin. Naiiling na komento na lang nito sa sinabi ko. Oh siya, huwag na kayong magtalo pa dyan.
Awat ni Tom na bumalik na sa harapan namin matapos niyang iniligpit ang mga ginamit niya sa sugat ko. Ang mabuti pa'y umakyat na tayo sa opisina ni Sir Rafi dahil natitiyak kong sinasabunan niya ngayon ang mga kasamahan natin dahil sa pangalawang failed mission natin. Baka mapaghinalaan pa tayo kapag hindi natin marinig ang kanilang mga pinag-uusapan. Dagdag nito, napatango ako.